Sigurado ang mga kawanin ng munisipyo sa bayan ng Pantabangan dahil sa pagkakaroon ng dalawang mayor matapos na ihain ng Department of Interior and Local Government ang kautusan na naglulukluk kay Vice Mayor Ruben Huerta bilang bagong alkalde at nagpapaalis naman kay Mayor Lucio Huera sa kanyang pwesto. Sa kasalukuyan, dalawa logbook namin pinipirman para makaiwas kay Berosa kung sino man yung gawa na aksyon hindi kami mabutasan bilang empleyado. Dalawang logbook yung pinipirma namin na sabi nung kabila sa kabila sa akin, sa Huera siya, sabi naman yung isang logbook sa Huerta siya. Base sa isang pahinang order ng DILG na may petsang March 13, 2015, tinatanggal ng ombudsman sa kanyang serbisyo si Mayor Huera dahil napatunayan itong guilty para sa mga kasong grave misconduct at grave abuse of authority dahil sa illegal na pagtatanggal nito ng 44 na permanent employee ng pamahalaang lokal ng Pantabangan noong taong 2005. Ngunit, nanatili sa kani-kanilang mga tanggapan ang dalawa, si Huera sa Office of the Municipal Mayor at si Huerta naman sa Office of the Municipal Vice Mayor na parehong ginagampanan ang pagiging punong bayan. Ayon sa private secretary ni Huera na si Gerardo Satur, pinangahawakan nila ang temporary restraining order na ibinaba ng Court of Appeals na may petsang March 24, 2015 na naguutos ng pagpapanatili kay Huera bilang mayor. Kami naman, ang ginawa namin, hindi namin binigay ang opisina ni mayor. Nandyan lang kami. Basta ginagalang namin kung anong gagawin ng kabila, wag lang kaming pipilitin o pupersen dito na palisin. Habang si Huerta naman ay sumusunod lang anya sa itinakda ng batas. Sumulat ako kay Chief Perry at gayon din sa ating provincial director, Director Nieves, na ako yung opisina ng Office of the Mayor. Kailangan lisanin na, tumalis sila at itikopir na ng kapulisan dahil ayaw nga bumaba ng mga supporter niya, ng mga anak niya na natin ngayon nagpupugan. Kaya yun ang nagiging problema ko, kaya hindi ako makalipat. Dahil dalawa ang alkalde, dalawa rin ang gumaganap na mga hepe ng Municipal Human Resource and Management Office at Municipal Treasurer Office. Para makaiwas sa gulo, ay sa parehong HR na lamang naglalag-in at naglalag-out ang mga empleyado. Dalawang HR, dalawang treasurer, ganun ang nangyayari dito. Dalawa ang mga department head. Pero ibang empleyado, playing safe lang para hindi mapag-initan, sumusunod sa kanila. Naglalag sa aming logbook, naglalag sa logbook nila. Ganun nangyayari. Tapos sasabihin sa'yo ng mga empleyado, sir, trabaho lang po ito, dito kami. Okay lang, at alam po namang nalilito kayo. Ang mahirap lang, itindihin ninyo yung batas at saka trabaho. Kilalanin natin ito. Yun na, itado, dahil kami nasildo ng katapusan noong March 30 at nangako sa amin si Regional Director Luniming Yanto na kami ay makakasahod noong Martes. Dahil galing kami noong Lunes ng hapon doon, yan na ngayon, wala pa naman. Hinihintay nga namin yung order para i-approve nila yung aming recommend na YC Treasurer. Di pa kami nasweldo. Ang problema, simula nang i-issue ng DILG ang nasabing kautusan noong March 18, 2015 ay hindi na sumusweldo ang mga kawani. Inaasahan naman ng kampo ni Huera na makakasweldo na ang mga kawani sa lalong madaling panahon, makaraang i-recognize ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija ang TRO na inilabas ng CA sa pamamagitan ng liham na may lagda ni Provincial Administrator Alejandro Abisamis para kay Provincial Treasurer Rosario Rivera kung saan kinikilala si Huera bilang siya pa ring mayor ng Pantabangan. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!